So yan, welcome po sa aking YouTube channel. So kung ngayon ka lang napadalaw sa aking YouTube channel, so please subscribe and click the notification bell button para ma-update ka sa mga susunod na upload ko ng mga videos ko dito sa aking channel. So ngayon, matutunghayan mo kung paano ko ginawa yung magpatubo ng kabuting saging na walang binhi. Makikita mo yung proseso niya, kung ano yung eksaktong ginawa ko para makapagpatubo ako ng kabuting saging na walang binhi. So yan. So ang ating pong mga kailangan na ingredients ay nandun na. So dalawang ingredients lang, palat ng kamuting kahoy at matabang lupa. Alam na natin kung ano yung mga matabang lupa. Yun yung mga lupa na kung saan ay maraming mga dahon na natuyo na at nadikumpos na. So yun ay mabisang ilagay doon sa balat ng kamuting kahoy at ihalo doon para magkaroon ng mushroom o kabuting saging. Makikita mo dito kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga materials na gagamitin mo para makagawa ka rin at makapagpatubo ka ng kabuting saging na walang binhi. So kahit ito ay eksperimento lang, so naging success naman, nagkaroon ng kabuting saging na walang dahon ng saging o walang katawan ng saging. So yun yung parang imposible na mangyari pero nangyari. So dahil na rin siguro dun sa mataba yung lupa na tinubuan niya or mataba yung lupa na inihalo dun sa balat ng kamuting kahoy, kaya ganun, nagkaroon siya ng amag na kabuting saging. Yung mga binibili natin na ispawn ng kabuting saging ay mas marami talagang tutubo doon kaysa dito sa eksperimento. Kasi pag kaumpisa mo pa lang to, parang walang tutubo, no? Dahil nung inumpisan ko itong kabuting saging na walang binhi, pa isa-isa lang yung tumutubo, dalawa, tatlo, lima. So hanggang dumami na yung tumutubo rito, at yun nga, hanggang in-improve ko ng in-improve. So habang dumarami yung balat ng kamuting kahoy at namimix dun sa matabang lupa, so mas dumarami yung kabuting saging na tumutubo. So yun yung gustong gusto nila. So ngayon matutunghayan mo yung aking ginawa na eksperimento ulit dito sa aking bahay, sa gilid ng aking bahay, at makikita mo kung ano yung gagamitin ko rito. Pwede pala yung gamitin para sa pagpapatubo ng kabuting saging. So yan. Okay, so mag-umpisa na tayo at sana panoorin mo ito hanggang sa dulo. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
So, paano kaibigan? Salamat sa iyong panunood. Salamat sa iyong suporta. Salamat sa iyong pag-like. Salamat sa iyong pag-subscribe. At kung nagustuhan mo rin ang aking video, so pakishare mo na rin sa iba para makatulong tayo na makatipid or hindi na natin kailangan bumili pa ng binhi na tinatawag o similya ng kabuting saging. So yan, so abangan nyo na lang yung susunod na kabanata at i-update ko kayo kung ano ang resulta sa ating ginawang eksperimento na pagtatrim ng kabuting saging na walang binhi. So salamat sa panonood at hanggang sa muli, God bless and bye-bye.